Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Hello guys, welcome to my channel. So for today, magtuturo ako ng Kufra tips. So dito sa custom, pili natin si Kufra. Ang kailangan battle spell mo sa kanya ay Flicker. And then, ang emblem set mo sa kanya ay Tank Emblem. And ang talent niya dapat ay Conclusive Blast para makunat sa early game. So dito, kailangan mo muna malaman ang skills at passive ni Kufra. So ang passive nga pala ni Kufra ay ang bilog na yan, no? So sabi dito, Kufra activates the spell curse left by Esmeralda. So ang ibig sabihin niyan, pag ang next basic attack mo after 12 seconds, magkakaroon niya ng 6% increase of health and then 200 something damage sa kalaban na tatamaan ng passive mo. Ganto lang yan. Ayan o, meron dong damage sa Little Wanderer at meron pang dagdag na health kay Kufra. Ngayon, isa pa, itry natin dito. Diba? Meron lang. Ngayon, kailangan natin malaman per skill niya. Ang first skill niya ay ang Tyrant's Rage. So, tatanong lang siya sa kalaban at magna-knockout yan tsaka airborne. Tsaka meron din siyang damage. No? Alangan may damage yan. Yan. So, recall lang tayo dyan. So, dyan, second skill niya is yung bola-bola. Bouncing ball yung tawag dyan. So, ayan yung pinakamalakas na damage sa lahat ng skill niya. No? Ayan naman, ayan yung bouncing ball na yan, pang burst lang yan sa kalaban. Tsaka increase ng movement speed kapag ginagamit mo o kapag in progress yung pag-bounce ng bola niya. Next, ang kanyang third skill, no? So anong tawag dyan? Nakalimutan ko na yung tawag dyan eh. Basta ganun yung mangyayari guys. Parang lilipat siya left and right kung saan mo siya ipo-point, no? Basta parang knock-up yan. Ayan, paulit-ulit lang tayo dyan. Basta't mamatay siya. Ayan. So, ayun, kapag hindi mo tinama sa wall, guys, walang stun yun. So, pwede pong makatak sa kalaban. Ngayon, kapag pinatama mo naman sa wall o kahit sa ang wall dyan sa MLBB map na yan, may stun siya ng I think 2 seconds yan. Hindi ko lang nababasa eh. Sa ganun, may stun siya at magandang set talaga yun. Now, so, mananak up siya doon sa SS niya. Pag pinatama mo sa pader, kahit sa ang pader, sa pa, ganun-ganun lang, diba? Tamang tipi. So, ito naman yung magiging combo niya guys. So, first skill muna kayo sa laban. And then, super skill kayo kahit saan kung gusto nyo, kung ayaw nyo patamain sa ball. And then, mag second skill kayo, yung bouncing ball. No? So, ulitin lang natin. Ganun lang. First skill, ultimate, and then second skill. So, tamang TP lang. Ngayon, ipapakita ko naman kapag iuumpog nyo siya sa pader. May stun siya. Boom. Kahit 1 man set lang yan guys, 2 man set. Ang importante na burst nyo yung kalaban. Kayang makapatay ni Kufra ng isang core hero na na kapag matigas ka na tapos may curse helmet ka na. May additional damage ang curse helmet, no? Kaya na makatag 1-on-1 sa mga core heroes na yon. Kahit sino man yan. Dahil napakasaan ni Kufra guys. Garoon lang ang tamang combo sa kanya. Or ang first combo sa kanya. Next combo ang LJ combo. Ang tawag nila doon. LJ. So, si LJ nga pala ay isang pro player ng RRQ Hoshi. Sa Indonesian team. No. So, main niya si Kufra, no? So, ang gagawin muna dyan is SS and then flicker ka sa kalaban. Hindi ko lang mapakita yung footage guys. Baka makapiright ako eh. Pero ganyan lang yan. Ganyan lang kadali. Kung gusto nyo patamain sa pader,
Okay lang naman, depende sa set nyo. No? Kung ayaw nyo patamaan sa pader, okay lang din. Ayan. Flicker kayo. Pero may pinapatama ko sa pader kasi mas maganda at mas efficient, mas effective pag ganun. Tamang tipi lang ulit. Kasi pa guys, kaso wala tayong flicker dyan eh. Yan. So ganun lang ang one of the basic combos na pwede ko. So ito naman ang kapag ganito ang sitwasyon. Na halimbawa kung na-cancel ang first skill mo, pwede mong gawin yung LJ set na yon. Unexpected din yun guys, no? So try pa natin isa. Cancel natin yung first skill niya. And then SS kayo sa kalaban. Pwede nyo gawin yun guys, anytime, anywhere in the map of the MLBB. By the way, shoutout nga pala kay Kit Tan sa pag-request ng ating content na to. I-like nyo din yung page niya sa Facebook at mag-subscribe kayo. Ang pangalan niya ay Kit Easy, no? Shoutout sa kanya. Like nyo siya sa Facebook, follow nyo siya at mag-subscribe sa channel niya. Ngayon, ang next naman natin is ang first skill flicker and then ultimate. Let's say, sa sitwasyon na to, hindi na-cancel yung first skill mo. Pero, kulang naman sa range, no? So, pindutin mo lang yung flicker pagtapos ng first mo. No? Ganon. Ganon ang set. So, nangyari na sa akin to guys, ako yung Atlas sa game na yun. Magaling yung Kufra nila guys, mala Metal Ox, mala On The Beast, no? Pinapagaling mga set. Mahali na sa 20 assist siya, share ko lang. Ngayon, isa pa, try natin. Tutorial nga eh, ganun lang yun guys. Pag hindi abot yung range, dagdagan nyo siya ng flicker. Para may para yung knock-up niya umabot naman sa kalaban, no? So ito, sorry guys sa footage na, ito ba yun? Tama ba yun? Sa footage na to guys, dalawang beses ata ako nagkamali dito. So, ang combo nito guys is SS, flicker, and then first kill. So, may extra knock-up pa yun guys at additional damage. So, hindi ko pa, actually, hindi ko pa ito nagagawa sa game mismo eh. Ngayon, ayun, ganun. Hindi ko pa nagagawa eh, kasi wala akong flicker nun, nakaka-busy. So, ganun lang, ulitin ko lang yung combo. First kill, SS, flicker, first kill, ganun. So, ito naman, ipapakita ko naman ang build sa main kong tank na si Kufra. Una guys, natural, warrior boots. And then, isusunod ko isang courage mask. Defense ko, unang item ko, cursed helmet. Second, atikiras. Next, Athena shield. And then, immortality. And then, ordinary yung build ko kapag normal games. No? Kahit classic, and then yung mga binibuild ko. But, depende pa din sa kalaban. Saka, cursed helmet, medyo may additional damage nga siya. Kahit sa buff guys, may additional damage siya. And then, ito para kay Roger naman. Basta mga sa critical na heroes, yung mga masasakit talaga, katulad ng Granger. First item ko, Tough Boots, Antikiras, Athena Shield, tawag dito, Dominance Ice, Twilight Burst, and then yung Blade Armor. Blade Armor guys, para kay Kimi, Roger, and Granger. Basta marami pang mga basic attack na. Ayun nga, so guys, so gaya nang sabi ko, yung build na yan is para sa mga critical chance. So, ni Roger, Granger, Kimi, anything else, kahit Layla, ganon. Tigas na yun. Na, wait lang, tinako ulit. Ah, ito naman. So, itong build ko na to is, kaya nag-demon siya sa ko kasi itong build na to para kapag sasamahan ko naman MM.
or papatabain ko yung basta off lane ako, off lane na tank. Kasama ko yung MM sa side lane, sa gold lane, papatabain ko siya. So ang build ko is Demon Shoes, Cursed Helmet, tawag dito, Guardian Helmet, no? Basta yung makita nyo na yun. Medyo nalito ako dun eh. At yun nga, gaya ng sabi ko, Demon Shoes, Cursed Helmet, Guardian Helmet, Immortality, Antique Kiras, and then Athena Shield. Ayun nga yung build ko kapag sasama ko yun. So maraming salamat sa panonood, kahit mga unting viewers lang ito, no? Ulit, shoutout nga pala sa mga nanonood nung last video ko sa Chu Montage, even though nanoob pa ako Chu. So ito ang isang highlight na set. What's in these bandages? Maraming salamat din sa